Ayun, sana guys, supportahan nyo ako sa bagong journey to sa pagbablog. Ewan ko kung ano mangyari sa atin, pero maraming salamat sa mga susuporta, lalo na sa #scatrepublicph. Simula umpisaan dyan ako guys. Maraming salamat. What's up guys? Welcome to my YouTube channel, Scott. What's up guys? So yun, welcome to my first vlog. Finally, tagal rin maraming nagsabi sa akin na mag-vlog na ako. Pero yun, nahihiya ako eh. Pero ito na siguro yung tamang time. Total, wala naman tayong ginagawa ngayong quarantine. Wait a minute! Who are you? Yun, I'm Brian Scott Lomboy, 21 years old, student athlete po. From Colegio, Agustin, Biñan. And ayun, nangangarap din sa showbiz. I'm an actor. Sabihin ko na bang actor ako kahit hindi pa. Commercial model po. So yun, may mga nagawa na rin po ang commercials. Vitamilk, Lucky Me, National Bookstore, Choking, Jollibee. Ayun, marami na rin po. Pero hindi pa po ganun ka big break. Kaya hindi pa po ako ganun kakilala, kumbaga sa commercial industry po. Nagsimula naman po akong mag-pageant nung 17 years old ako. Ang unang nilabanan ko po is Fashion Model Quest po. So, para siyang campus crush, ayun, campus teens, mga ganun po yung dating. 17 po ako noon ang nangyari. Third lang ako, tama, third. Tapos may mga special awards din naman. Ang next ko is nag-nationals agad ako nun kasi parang dami nangungulit sa akin, pero mali po na lumaban agad na bata ka pa lang. Tsaka hindi ganun gaganda yung katawan ko talaga. Matabahin po. Kaya yun, talo. Ang nilabanan ko nun, Face and Body Philippines po. Pero wala na siya ngayon. Parang hindi ko na naririnig yung pageant na yun. Ang next ko, Ginoong Laguna 2017 po. Top 10 lang, hindi po pinalad. Batang bata kasi. Kumbaga yung sa lahat, hindi pa ako prepared po talaga nun. Kasi yung Q&A, talagang katawan. Tapos yung sumunod na, Mr. Biñan 2018. Parang 6 months po yun. 6 months in the making kasi yung dami naming events. Yun, pinalad, nanalo. Kasi ano yun eh, nakakatawa pa nun, yung launching nun, hindi ako nakasagot. So parang yun yung naging motivation ko na talagang mag-aral ng Q&A. So nag-aral ako for almost 2 to 3 months yata akong everyday basa ng basa, aral. Oh my God! Wow! Ang last ko is, ay hindi pala, meron pa yung nag-comeback ako ng Ginoong Laguna 2019 po. Second runner-up lang. Hindi pa rin pinalad, pero okay na po yun. At least, nakita kong nag-improve din ako. Kaso medyo mabigat yung mga kalaban po dun. Tapos, lumaban ako ulit sa Ambassadors and Ambassadress of the Philippines. Pinalad kasi yung liit ko eh. Tapos nataba ako pa, kaya yun, syempre parang napaisip na rin kami, ako, na hindi na talaga ako mag-pageant ulit. Pero nakakamiss lumaban kasi syempre maiisip mo lahat eh. Parang mag-i-improve ka talaga as a person. So sobrang love na love ko po yung basketball kasi po yung
Papa ko po dati rin pong basketball player po sa PBL. Tapos yun guys, ang bala ko kasing itawag sa inyo mga kabopis o kabobo. Kasi inaasar ko lagi yung mga kaklase ko nung high school kasi sa sobrang lagi akong uma-absent, lagi akong nag-excuse dahil nga gustong-gusto kong magkaroon ng commercial agad dahil yun, maraming VTRs, maraming castings pero hindi ko nakukuha. Kaya every time na pagbalik ko ng school, laging may gagawin, laging may quiz, hindi ako nakakasagot. Galing niya. Uy, kaya tinawag sa akin talaga, lombobo. Mga bobo! Kaya iniisip ko, lagi ko sinasabi nun, mga kabobo, kasi bobo ka lang tawag sa akin. Tapos sabi ng isang tropa, ibahin ko daw, gawin kong kabopis. Pero kayo, isipin nyo kung anong iba pa. Siyempre, pangit din naman ng kabobo, pero catchy. Siyempre, puro tayo kalokohan dito eh. Kaya yun, gusto ko talaga. So, ayun guys. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na walang imposible sa mga pangarap natin. Dapat go hard lang tayo. Kumbaga, work hard lang. Tapos lagi tayo mag-pray kay God na sana ibigay sa atin yung kung ano man yung pangarap natin. Kasi ako, as of now, parang 4 years na yata akong nangangarap sa showbiz pero hindi pa rin ganun yung nabibigay sa akin ni God. So, lagi ko lang iniisip na pagsubok niya lang to, tapos lagi lang talaga tayong kumapit sa kanya kahit anong mangyari. Kasi minsan naman, parang abot kamay ko na, di ba? Parang andun ka na. Pero, hindi pa rin. Ang lagi naman sinasabi talaga ng iba, timing. Meron tayong kanya-kanyang right timing natin. So, basta wag lang tayong bumitaw, tapos lagi lang natin isipin si God yung mga inspiration natin, yung family natin. Kasi ako, gusto ko talagang umasenso sa buhay para makatulong sa mga relatives ko, sa parents ko. Kaya, yun, lagi lang ako nagdadasal. Lagi akong napunta sa ano, Quiapo, Baclaran, yun. Yung lagi namin puntahan ni Hermats eh. Yun, basta gusto ko lang i-share sa inyo yung kung ano talaga yung ako, yung Brian Scott Lomboy na, di ba? Kasi iniisip nila, ay si Lomboy, artista na yan, ganyan yan. Pero hindi po talaga. Wala po akong contract sa kahit anong network o ano man. Kumbaga, kung ano lang yung dumating sa akin na projects, ginagrab ko lang po. Pero hindi pa rin ganun talaga kaganda kasi syempre, hindi naman po kilalang kilala pa, di ba? So, sana din, sa pagbablog natin na to, kumbaga unti-unti rin ako makilala para at least yun, makatulong talaga ako sa lahat pati sa parents ko, lalo na yun talaga yung pinaka-goal ko, alam naman ng marami yung mga kilala ko at yung mga directors kong mga friends din, pero alam nila yun talaga, sobrang mapagmahal ako sa magulang ko kahit makulit ako talaga, sobrang bad trip sila lagi sa akin, napakakulit ko ba naman. Gusto ko lang pong magpasalamat po sa mga tumutulong po sa akin. Unang-una po kay Tito Dante tsaka kay Tita Joan po. Yun, simula nung nanalo ako ng Mr. Biñan, kinuha po nila akong ambassador po ng Jody's Instagram. Kaya yung mga Japorms kong outfit sa Instagram po galing yun. Salamat po sa inyo. Tsaka kay Doc Ariel po ng Ultra Primera Dental Clinic. So, si Doc Ariel lang nag-aalaga ng aking smile, ng aking teeth. Ayun po, tsaka yun, sa Ilud, maraming salamat sa pag-aalaga ng aking skin. Pasensya na kung medyo glass skin ba to? Oily lang. Salamat po, Tito RB tsaka Tito RJ po. Salamat sa inyo, tsaka yun, patuloy lang po akong magsisipag para maging proud kayo sa akin. Basta, ang tip ko lang sa lahat ng nangangarap katulad ko, huwag lang tayo manggigil, lagi lang tayo mag-pray, tapos isipin natin lahat yung
mga inspiration natin sa buhay, mga motivation natin, family natin, lahat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ito na, parang sana dito sa pag-vlog, marami akong mapasaya, marami akong ma-inspire. Tsaka yun, kumbaga, na-inspire ako kay Lakong eh, tsaka sa, yun sa Jamil kasi, di ba? Dahil sa pag-vlog, umasenso sila. Kaya, hindi ko naman agad-agad iniisip yun kasi ginagawa ko to dahil masaya ako. Yun sabi sa akin din ng marami. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. I just wanted to say to you all, have a good night, have a good sleep, dream big, dream safe, and guys, remember, you are loved by God. Have a great night, everybody. See you tomorrow.